Magandang araw, mga bata! Ako si Teacher Michelle, ang inyong makakasama sa araw na ito. Masaya ba kayo dahil muli na naman tayong makikinig ng Word ni God? Alam kong masayang-masaya kayo, kaya naman tara na tawagin na natin si Kuya Lordy para ilid tayo sa ating opening prayer. Good morning, kids! Let us pray. When we pray, close our eyes, we bow our heads, we put our hands together, and think about God. Lord, thank you po sa araw na ito, at sana po bigyan niyo po ng katalinuhan yung mga students para po maintindihan yung lesson na ituturo po sa kanila ng kanilang teacher, at sana po isa-isip at isa puso po nila ito. At sana po patuloy niyo po silang bigyan ng protection at safety nets. Thank you po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng blessing. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po, Kuya Lordy! O kids, ano pang iniintay natin? Tara na't sabay-sabay tayong tumayo para sa ating music time! Do you wanna make
us. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. And praise His name. Ang gagaling ninyo, mga bata! Talaga namang kayang-kaya ninyong gawin ng lahat. Nagawa din ba ninyong makapag-send ng memory verse videos sa ating mga Sunday school teachers? Tara, at sabay-sabay nating panoorin. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:1. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Very good, kids! Nakakatuwa namang makita na kayo ay nagme-memorize ng Word ni God. Huwag kalimutang mag-send ng ating memory verse videos sa ating mga Sunday school teachers. Para naman sa ating review time, magtatanong lamang si teacher sa inyo ng tatlong questions at sasabihin nyo lamang kung ito ba ay letter A, B, or C. Question number 1. Sino ang ating Bible character sa ating lesson last Sunday? Letter A, Nehemiah. Letter B, Abraham. Or letter C, Moses. Kung ang sagot mo ay letter A, Nehemiah, magaling! Question number 2. Ano ang pinapagawa ng ating Panginoon kay Nehemiah? Letter A, mag-alay ng 2 tupa. Letter B, magtayo ng bahay kubo. Or letter C, sinabi ng Panginoon kay Nehemiah na dapat siyang mag-build ng walls na pumapalibot sa Jerusalem. Kung ang sagot mo ay letter C, very good! Question number 3. Ano ang ginawa ni Nehemiah
upang hindi siya mapigilan ng kanyang mga kaaway sa pagbuo ng wall sa palibot ng Jerusalem. Letter A, binato niya ang mga ito. Letter B, si Nehemiah ay nanalangin sa ating Panginoon at muli siyang nagsimulang magtrabaho ulit. Or letter C, kinausap niya ang mga ito na tumigil. Kung ang sagot mo ay letter B, very good! Magaling mga bata, pati sa pagsasagot at pakikinig ay napakagaling ninyo. At dahil very good kayo at behave, halina tawagin na natin si Titoy para sa ating mga rules. Rule number 1, umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2, makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3, enjoy! Yay! Maraming salamat po, Titoy! O kids, lagi nating tatandaan ang mga rules ni Titoy upang mas lalo nating maunawaan ang ating lesson for today. At dahil ready na kayong lahat, halina tawagin na rin natin si Teacher Van para sa ating Bible Story Time. Magandang araw mga bata! Alam niyo ba na ngayon ay sineselebrate natin ang 7th year anniversary ng Impact Church? Kitang-kita naman talaga natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin maging sa ating simbahan. Kung gaano napakaraming tao ang nakakilala kay God dahil sa Impact Church. At hindi lang doon, mas marami pa tayong natutunan about kay God at nawa ipag-pray din natin na mas marami pa tayong taong ma-reach out ng dahil sa Impact Church. Diba, napakabuti talaga ng ating Diyos. Kung iisipin talaga natin, hindi talaga natin mami-measure yung kanyang goodness. Pero ngayon, sa ating Bible Story Time, ating mas kilalanin ng mas malalim ang ating Diyos. Handa na ba kayo? May tanong ako sa inyo, kids. Ano ang madalas yung nararamdaman tuwing kayo ay napagsasabihan ng inyong teacher o ng inyong mga magulang? Nakakaramdam ba kayo ng lungkot? Sumasakit ba yung loob ninyo? Naggagalit ba kayo? Nagtatampo? O nagsisisi? Alam niyo ba na mayroong mga tao sa Bible story natin ngayon na napagsabihan sila at sumakit talaga yung loob nila? Ano kaya ang ginawa nila pagkatapos nun? Tara, alamin natin. Si Nehemias ay ang tagatikim ng inumin ni Haring Artaxerxes ng Persya. Nabalitaan ni Nehemias na ang Jerusalem ay nasira at ang mga kaibigan niya ay nabahala. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Binigyan ng Diyos si Nehemias ng lakas ng loob para kausapin si Haring Artaxerxes. Tinanong ni Nehemias kung maaari siyang pumunta sa Jerusalem at tumulong sa pag-aayos ng mga pader nito. Pumayag si Artaxerxes. Umalis patungong Jerusalem si Nehemias. Nilibot ni Nehemias ang Jerusalem. Mas malala pa ang kanyang mga nakita kaysa sa kanyang mga narinig. Mabigat na gawain ito! Sabi niya sa mga tao. Ngunit sa tulong ng Diyos, muli nating maitatayo ang mga pader! Nagtulong-tulong ang lahat sa pag-aayos. Inuna nila ang pasukan. Inayos nila ang pintuan ng mga tupa, ang pintuan ng isda, ang pintuang papunta sa tapunan ng basura at iba pa. Pagkatapos ay sinimulan na nilang itayo ang mga pader. Sa simula, pinagtawanan sila ng kanilang mga kaaway. Ngunit habang tumataas ang mga pader, naghanda sa paglusob ang mga kaaway.
Kaya ang mga tao ng Diyos ay gumagawa, hawak ang gamit sa isang kamay at sandata sa kabila. Matapos ang 52 araw, nagawa ang mga pader. Binasa ng paring si Ezra ang utos ng Diyos sa mga tao. Ipinangako nilang susundin ang mga utos ng Diyos at nagpuri sila sa Kanya at sa pag-iingat sa kanila. Makikita sa story na to kung gaano kapangyarihan ang words ni God sa bawat buhay natin. Minsan, kapag nakakabasa tayo ng word ni God, nataliwas sa gusto natin o sa mga bagay na ayaw natin marinig. Sumasama yung loob natin, feeling natin, pinapagalitan tayo. Ayaw natin makinig. O minsan pa nga, gina-justify pa natin yung mga actions natin o yung mga ginawa natin kung bakit natin yung nagawa. Pero ang tanong dito, para saan nga ba at bakit pa kailangan nating basahin ang Bible o ang Word ni God kung alam naman natin may mga parte sa libro na to na alam natin masasaktan tayo? Una, ang Word ni God ay ang katotohanan. Ang Word ni God ay nagbibigay ng liwanag sa ating lahat. Nakikita natin dito kung ano ang mga totoo sa hindi. Na kahit anuman, ang lahat ng kasinungalingang sasabihin o maririnig natin sa mundong ito, mahanap at mahanap natin ang katotohanan sa Bible. Isang halimbawa na sa mundong ito, na ang dami-daming taong nagsasabing sila ang Diyos, na dapat sila ang sambahin. Pero, sinasabi sa Bible na walang ibang Diyos ang dapat nating sambahin kung hindi si God lamang. At ito ang isang katotohanan. Number 2, ang Word ni God ay punong-puno ng pangako. Sa Bible pa lang, napakarami ng pangako ni God. Una dyan, ang isang rainbow. Alam niyo ba ang ibig sabihin o ang simbolo ng rainbow? Ang ibig sabihin nun, ito ay ang pangako ni God na hindi niya napalulubugin ang mundong ito tulad ng nangyari sa Noah's Ark. Sa totoo lang, napakarami pang pangako ng Diyos na maaari nating basahin at panghawakan na talagang bumabagay sa kung ano man ang mga kailangan natin sa buhay tulad ng huwag matakot, may plano ang Diyos sa buhay natin, hindi niya tayo iiwan at marami pang iba na pwede nating panghawakan sa lahat ng pagkakataon. Number 3, ang Word ni God ay napaka-powerful. Ito ay nagpapakitang life-changing talaga ang Word ni God. Minsan, talagang may part na masakit pa sa akin kasi parang natatamaan tayo o feeling natin pinapagalitan tayo. Pero ang laman lahat ng Bible ay nagpapakita kung gaano siya kabuti at ka-powerful sa buhay natin at kung gaano siya ka-powerful bilang isang God na lahat ng mga bagay ay kaya niyang gawin. Sabi nga, all things are possible and even God can move mountains. Sa totoo lang, hindi sapat ang tatlong ito para i-describe kung gaano ka-powerful ang words ni God. Kaya napaka-importante na nagbabasa tayo ng Bible, pinag-aaralan natin to para malaman natin kung ano ang mga bagay na gusto niyang iparating sa atin, para malaman natin ano ang mga bagay na nakaka-please kay God at mas nakakilala natin siya, nang sa gayon ay mas makakabuo tayo ng mas malalim na relationship with God. Tara! Mag-start na tayong aralin ang Word ni God at tayo ay mag-uumpisa na sa pamamagitan ng pag-memorize ng ating memory verse. Tara, basahin natin sa Psalm 119, verse 105. Your Word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Ulitin natin isa pa. Basahin natin ng sabay-sabay. Psalm 119, 105. Your Word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Sa Pinoy version naman, tara, sabay-sabay nating basahin. Psalm 119:105. Ang salita mo ay ilaw na guide sa daan at liwanag sa aking nilalakaran. Ulitin natin sa Tagalog, isa pa. Psalm 119:105.
Ang salita mo ay ilaw na guide ko sa daan at liwanag sa aking nilalakaran. Ayan! Nawa ay na-memorize ninyo ito at isend sa ating mga Sunday school teachers. Tandaan natin palagi ang memory verse ito kung gaano ka-importante at powerful ang words ni God na siyang nag-lead sa atin at nagiging guide natin kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito. Nawa ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Tara! At magtatapos na ang ating Bible story time sa isang panalangin. So let us close our eyes, bow our heads, and let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po sa 7 years na binigay po ninyo sa Impact Church upang makabless po kami ng maraming mga ibang tao na nangangailangan sa iyo. At mabless rin po kami at mas makilala ka namin, Panginoon. Salamat din po sa inyong mga salita at kung gaano itong ka-powerful sa buhay namin. At kung paano ito nag-make ng impact sa buhay namin at sa buhay ng ibang tao. Panginoon, i-bless niyo po kami sa mga darating pa na araw. At nawa, Lord, ay ma-remember at maalala namin kung gaano ka kabuti. At maalala namin na ang iyong mga salita ang aming sandigan, Panginoon. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name pray. Amen. Thank you po sa pagsama at pagturo sa aming Teacher Yvonne. Amin pong isa sa puso at isa sa isip ang aming lesson na natutunan today. Maraming salamat din kids sa pagsama ninyo kay Teacher sa araw na ito. I pray na muli ko kayong kasama next week at sa napakarami pa nating Impact Sunday School. See you next Sunday, kids! Bye! This goes out to you and yours. Got my family gathered round. Old friends coming back in town. Snow falling on the ground. Sweet sounds of December. Sounds of December. Something about this time of year. All the good times and the cheer. All I need is right here. Look around and remember. Got so many reasons to be thankful in this season. There's no silver or gold that could ever come close to what this means to me. I got all I need for Christmas, singing joy to the